yet. Hello everyone, we're here at the ASCOTT Makati. So today we will be having a very special episode here in our channel, and we have a very special guest. Hindi niya alam kung ano yung mangyayari, hindi niya alam kung ano yung gagawin. Kaya tawagin na natin ang ating special guest, hindi si Yasmin, kundi si Kuya Johann. Ayan, Kuya Johann, welcome. Welcome to the vlog. It will be Johann's first time in the vlog. Johann is my firstborn, and he is now 18 years old. 18 years old. So, don't compute my age. Alright, so, Johann doesn't know kung ano yung mangyayari for today. But, it is also our way of catching up with each other. So, I prepared some questions. Hala, may exam na. Are you ready? Yes. Term na pa kayo ng ano. So, question number one. 10 questions. 10 questions for Johann. So, number one. How happy are you seeing Dada again? 1 to 10. 10 being happy. 11. Wow! Oh, 5,000. Bakit? Ba't 11? Tagalog years na. Years na po tayo hindi nagkita. Ha? 2 years. 2 years, yes. Nagkita. After 2 years. Since? 2017. Number two, how busy are you at school? Very. Very busy. What makes you busy at school? Extracurricular, yung upcoming competition sa October. Wow. Anong competition? Yung business camp sa Tagaytay. It's a national competition between chosen schools within Philippines. Anong aim ng competition? Makuha ko sino yung may best business plan sa high school student. Okay, baka pwede mo nang i-plug yung pwede ba? Follow the Greasers the Shine at the Shine sa Instagram. In a nutshell, ano ang Greasers? Greasers is pomade. Ang pinaka-aim namin. Yung bing gamit mo ngayon? Yeah. Wow. Yun ang nagiging new trend, ang pomade. Like sino ang parang closest competitor? Kasi man, diba ganun? Dapat man and bench. Mga bench wax, hair gel. Okay. Ano yung chances na manalo kayo? Kilala nyo na ba kung sino yung mga kalaban nyo? Wala pa may idea sino mo. Pero kayo ang representative ng PCC, Pasig Catholic College. Bakit? Sino mga kalaban ninyo? Mga ibang school. Hindi lang sure. Mostly NCR. Tapos ilang school? Wala rin pong given. Okay. Ganda nung competition, ha? Sige, so busy. Oh, actually, fun fact, I have to beg for him to be with me at least on the first day. I'll be here for 8 days, so because of the shoot for Ayala Land International. So, but because busy siya, and there's also like mga schedules over the weekend, kaya sabi ko, kahit yung first day na lang. Family first. Mm-hmm. So, number three, what's your plan for college, course/school? Ateneo, BS Management. Bakit? At bakit Ateneo? Nang hindi mo saan siya nasabi. Matagal ko nang dream yung Ateneo. Wow, Arineo. Ateneo. Oh, gising. Tagal mo na palang dream eh. Ang dream ko rin paglaki is mag-start up ng restaurant. Ah, okay. Like rich trend. Meron na kasi kaming meron na kaming pangalan. My mom's name, moms. Laks makay mayaman. Ang name ng nanay ko is Rita. So since umalis na siya at sumakabilang buhay na siya, sabi namin pag magtatayo ng negosyo, kasi mahilig din 'yon magluto. So sabi ko, and eto, medyo gusto rin niyang maging chef. So, sabi namin magtatayo kami ng isang restaurant. So ayun, pag coffee naman, ay pag tea naman, parang tea tunay. Tea, prosperity, basta. Sige.
So, Ateneo. Ayaw mo na UST? UST ako, di ba? UST yung second choice, tas third yung Lasal. Wow. Third yung Lasal. Puro mahal. Puro mahal ang option. Pwede bang ano? Test that. Bakit? Paganda naman ang programa ng gobyerno, ah. Sige. So, tingnan natin kung kaya ng budget. Okay. So, where do you want to work? Or which field? Ayun nga, nabanggit mo na kanina. Ayun, a restaurant. Restaurant. Like yung sa baba, yung mga Jolly Jeep. Pwede. Pwede. Hindi nga, anong mga klaseng restaurant? Kasi may mga kategory. Gourmet. Pang hotel. Gourmet. Gourmet. So, ibig sabihin, sa hotel ka. Sa hotel mo gusto magtrabaho. Kinoconsider mo ba yung parang kay Ate Dana na ano? Cruise na ship. Cruise ship. Pwede naman. Okay. Sige. Number five. Sige. Are you ready to live alone or separately? Tutut. Ang haba, ang tagal. Separately, meaning to say yung ano, independently. Kaya mo na. Magluluto. Kaya naman na. Pero may doubts. May doubts? Mga ilang taon ka? Ready ka na mag-move in? May in-invest na kasi kaming condominium for him. So, alam niya yon. And ngayon, since hindi pa siya lumilipat doon, temporarily, we're having it for Airbnb. So, para naman ano, maging self-sustaining. So, sabi namin, baka hindi pa kasi siya ready mag-move in. And supposedly, ang idea doon is, once he entered college, dapat doon na siya. So, tingin mo, hindi pa. Hindi pa po sure. So, paano ibibigay sa'yo yung susi? Kung hindi ka pa sure. Sige. So, hindi pa ready. Hindi mo pa nakikita yung sarili mo mag-independent. Although si Dada, ano din, late na na naging independent. Parang nag-work na rin ako na. 19. So, parang next year na. Ganong kabilis ang preparation, ha? 1 year ang bilis. Kaya mo nang i-manage yung condo. Maglinis, magluto, mag-ayos, maglinis. So, kaya mo na. Sige. Number six. So, ready ka ba dito sa question na to? Meron na daw bang girlfriend si Johann ngayon? Wala. Boy abunda. Wala? Wala. Sure? Mm-mm. Ang hirap kasi pinapakilala mo sa akin tapos i-add ko sa Facebook. Tapos ngayon, biglang pag hindi na kayo, so paano ko siya, ano? Wala. Dati, ano, lagi kami nagla-like sa mga posts na isa't isa. Ngayon, hindi na kasi nga, Lana. Ano nga name nun? Toot! Okay. Bakit ano? Parang may nakikita akong ano? Picture. Doon sa ano, Facebook. Reset? May birthday po? Hindi ako sure. Basta parang may nakita lang. May sabi birthday ko, yun. Birthday yun. Sige. Pabigat na lang pabigat yung question na lang. Papunta na tayo sa ano, the bus, sa tonight with ano, Boy Abunda. So number seven. Nagseselos ka ba or naiinggit kay Yasmin? No. Kahit na marami siyang mga hotel, ganyan, lagi siyang nag-hotel. No. Or kaya kami yung magkasama ni Yasmin sa Qatar. Hindi naman. Sure? Mm-mm. Dapat hindi ka maiinggit, anak, because marami rin namang, like for example, ikaw, ang dami mo ng countries na napuntahan, si Yasmin. Ano pa lang ba napuntahan ni Yasmin? Dubai, Qatar. Qatar, Philippines. Dubai, Qatar, Philippines. Nakapag-Dubai ka na rin, nakapag-Qatar ka na rin, at nakapag-Philippines ka na. Tagal mo nga nag-stay sa Philippines eh. Oh, tapos, nakapag-Singapore ka na, nakapag-Hong Kong ka na. Japan. Korea. So, huwag ka maiinggit kasi syempre yun lang yung moment. Eh, parang okay din naman kasi parang kung magka-college ka dito, di ba? Parang naka-prepare na yung last 2 years. Hindi yung parang doon mo tinapos yung grade 12 tapos biglang dito. Sige. Number 8. O, malapit na. Dalawa na. Tatlo na lang.
Gusto mo bang bumalik or magstay or mag-aral sa Qatar? Ano lang, vacation lang din. Vacation. Hindi na para mag-stay ng matagal. Mga vacation for 1 year. So, malay mo. Seventh birthday ni Yasmin. Pwede mong pag-ipunan. Dapat ito na mag-ano. Mag-ipon ka na. Oh, dahil kami pupunta sa graduation mo, dapat ikaw pupunta doon. Birthday ni Yasmin. Seventh birthday ni Yasmin sa November. Gumagalaw, anak. Huwag mo anuhin. Sige. Number 9. Last 2 na. Winish mo ba na umuwi na for good si Dada? Pagbalik ng Philippines din, sana sabay na ganun lahat. Kailan yun? Noong grade 10, 2007. Ah, okay. 27. Yung parang naumuwi ka, sana damay-damay na. Kaso alam mo naman anak, sobrang ano, sobrang mahirap, di ba? Mm. Parang yung ano, yung expenses dito. Tapos, parang okay din kasi parang we needed to finish yung ano natin, yung mga obligations natin. Actually, parang ngayon pa lang medyo nagiging okay-okay lahat. Tapos kakatapos lang din nung sa car, nubuno pa tayo dito. So baka naman dun sa mga ibang condominium na binabayaran namin, baka yan naman. So in-sponsor na lang eh, no? Pero naramdaman ko din yon na ano, na parang sabi ko, parang mas maganda nga sana na ano, magkakasakasama na tayo. Pero meron din naman ano, meron din naman tayong bala, but not in the very near future, na as in the next 3 years, parang ganun. Siguro parang after 2022, parang yun yung magiging evaluation. Na after 2022, tignan kung babalik. So titingnan kasi yun naman yung peak nung Qatar eh. Di ba? After the World Cup. Ano, ito rin yung payo namin sa lahat ng mga viewers na if you are planning to go back to the Philippines, kailangan ready talaga. Yes. I'm not saying that kailangan meron ka ng negosyo. Marami din ako mga naririnig na mga kwento na nagputak ng negosyo dito after years of working abroad, tapos pagdating dito na nagtayo na sila ng negosyo, hindi rin masyad naging successful. So, kaya kailangan financially, diba, ready ka na rin sa lahat ng mga inputs and ideas kung ano yung mga gagawin. So, and as early as now, parang dapat medyo sinisimulan. And ngayon, anak, yun, meron akong tinatry na simulan na isang negosyo na hindi naman ganun kalaki, pero at least pwede mag-sustain ng ano, ng pangkabuhayan. After 2022, which is 2 years, or 3 years, tingnan natin. Kasi by that time, dapat at least paano ka na rin. Pag ilang years ba yung course na gusto mong kunin? 4 years? Pag 4 years, so ibig sabihin, at least we would be able to ano, to support you dun sa mga last phase. So sige, last na. Ano yung pinaka namimiss mong gawin nating dalawa? Last question. Food trip. Food trip? Mag-food trip. Nag-food trip na tayo. Ay, hindi pala food trip pa yung kagabi. Kasi isa pa lang. Anong example nung food trip experience natin before? Sa Qatar, magka-cafe tayo, tapos bilang kakain naman after yung cafe. Tapos movie, tapos kakain ulit. Yun lang naman kasi yung ano, ang tawag doon. Bisyo. Bisyo sa Qatar. So wala nang ano, wala nang ibang magawa. Yan, that's it for the 10 questions with Johann. So, mayroon ka bang gusto mong sabihin, ano? Wala, support the channel. At the meron bang ano? Meron bang parang social media competition to? Meron wala bang naman. Wala naman. So hopefully ito yung magbangon sa Pilipinas. At para maging first world country na tayo. Itong pomadang ito, pomade na to ang mag-aahon sa Pilipinas. Kaya support nyo to. Hindi, ano. Maganda kasi at least these students were able to create an ingenious concept na pwede din talagang i-implement later on, 'di ba? 'Yun yung maganda sa mga project ngayon, anak. Hindi kagaya dati na paang artwork, yung mga ganun. So, ngayon yung mga projects na ginagawa ninyo, more or less parang something na you can also adapt, 'di ba? And you can yun kasi sabi nga, 'di ba, in every yung business dapat ano siya, it answers a specific need. Yan. So, target market niya ba? Students pa lang.
soon. So good luck sa inyong ano, sa inyong project. The competition will be on October 17 sa Tagaytay. Yun, so do good. So tingnan niyo pa kung ano yung mga pwede niyo pa mga i-improve, mm-hmm, and you ask more questions sa mga ano, sa mga advisors ninyo. You ask assistant para ano, para mag-guide pa kayo. And kung ano man ang mangyari diyan, it's a learning experience. So hindi naman ibig sabihin na kailangan manalo kayo. The fact that you are able to represent your school into this ano nationwide competition, it's already a feat or an accomplishment sa grupo ninyo. Sino bang leader nung ano? Si Jude Legpitan. hindi ko kilala. Ano lang, parang i-enjoy nyo, and ano din yan, it builds up your character, and nakikita nyo na kung ano yung mga potentials ng bawat isa, so sino yung tipong maasahan, yung patience mo, natitest, mm-hmm, diba? Yung level of tolerance mo, na gagawa mo na yung leadership skills, na nasisimulan mo na yung pagiging creative and ingenious, yung mga ideas ninyo. So, at least meron ka ng ano, meron ka ng springboard for whatever you want to do in the future. Mm-hmm. Oh, last word. You want to say hi to ano, Yasmin? Hi, Yasmin. Yasmin is actually very excited to be here by March. So, to join you on your graduation day. So, sabay-sabay na. Kompleto tayo. Mm. So, alright, so that's it for today. So, marami pa kaming gagawin for today, and ito lang yung araw na magkasama kami. So, i-maximize na namin. Hindi ko alam po hanggang anong oras kami matatapos. But, so, yun. Thank you, anak. So, I love you so much. Alam mo yan. Mas malaki ka na nga sa akin. Yan. At 18, so samantalang ako nung 18 ako, ano ba? Maliit yata kami na. Ano na kasi, marami ka na kinakain Jollibee ngayon. Samantalang dati kami sa Mindoro. Ano lang ba kinakain namin? Sinangag. So, talbos. Talbos ng ano. Hindi nga kumakain ng talbos ng kamote. Kaya galit na galit si Lola sa akin. So yan, thank you. Salamat sa time. And I'm praying that you will always be focused on whatever you want to do. Put God at the center of all your activities, and we will be here to support you. All right, bye.